Hey guys, welcome to our latest video. Naku, pagkikwentuhan muna natin. We will be on the entertainment side of the game dito sa ating video na ito. Because Maafrikan Missy, medyo viral yung kanyang TikTok video about his reply sa isang netizen named Ramon Montenegro. Ramon Montenegro, maraming mga pangalan na Ramon Montenegro, but this Ramon Montenegro, medyo viral siya ngayon dahil sinagot siya ni Maafrikan Missy about what he is claiming. Naahas daw si Maafrikan Missy. Sabi niya, "Bro, snake move. KD is your idol. If you can't beat them, join them." Ito yung pagpirma ni Maafrikan Missy sa Barangay Ginebra when he joined Barangay Ginebra and Live Converge. Actually, matagal nang usap-usapan ito. Pero ngayon, sumagot nga si Maafrikan Missy na pinag-uusapan online, pinag-uusapan in the social media. Pag-uusapan natin ito isa-isa kung ano yung mga sinabi ni Maafrikan Missy. At syempre, ipapaliwanag natin yan kung bakit nga ganito yung desisyon ni Maafrikan Missy, which is in reality, nangyayari kahit saan. We will jump into it, pero syempre nais ko munang imbitahin mga bago sa channel ko, pakiclick na subscribe button at notification bell. At ganun din guys, 1xbet ang Barangay Ginebra harap sa Meralco Balls bukas in the second game, their third game here in the Philippine Cup, pagkatapos naman yan ang pagbabalik ng San Miguel Beermen dito sa Philippine Cup after winning the Commissioner's Cup. Kanila namang haharapin ang struggling Rain or Shine Last of Painters. Rain or Shine ni Last of Painters minumulto pa hanggang ngayon ng San Miguel Beermen, dahil San Miguel Beermen ang tumapos sa kanilang winning streak in the Commissioner's Cup. San Miguel Beermen din ang tumapos sa kanilang kampanya when they lost to the mighty Beermen in the playoff of the Commissioner's Cup. Bukas mangyayari yan. Mapapanood nyo lahat sa 1xbet. Pwede nyo pang tayaan. Mag-register lang kayo. Pindutin ninyo ang link na nasa ating description box at gamitin ang aking KRTS promo code. Maaari kayo magkaroon ng up to 6,000 pesos bonus on your first deposit. Pwede nyo gamitin sa mga pagtaya. Pero syempre, lagi naming pinapaalala, family first, gamble responsibly. Itong Ramon Montenegro nga na netizen na nagsabi na snake move yung ginawa ni Maafrikan Missy, swerte mo, sinagot ka ni Maafrikan Missy. Viral ka ngayon, viral din si Maafrikan Missy. Pag-usapan natin at ipaliwanag natin isa-isa yung sinabi ni Maafrikan Missy sa kanyang viral video. Unahin natin ito. Hindi ko gets. Eh, sinasabi mo, it's a snake move if a player goes for more money to another team, but it's not a snake move when the team pays the player less money. Come on now, think about it. Diba? Isa-isahin natin, unahin natin. Sabi niya, it's not a snake move when a team pays a player less money. Come on now. Ito yung sinabi ni Maafrikan Missy. Well, madami ang nagre-react. Actually, most of the Filipino basketball fans, they don't want players to leave their mother team. At ginagawa nilang issue yung paglipat ng mga players sa mga bigger companies, not in a bigger market. Kasi yung market na tinatawag sa NBA lang yan. Pero parehas lang yan sa mga players na lumilipat sa mga bigger markets in the NBA. Parehas lang yan sa mga players na lumilipat sa mga bigger companies in the PBA. Ito yung sinasabi ni Maafrikan Missy sa kanyang panimula na it's not a snake move. Kapag inoferan ka ng mas malaking sweldo na hindi kayang tapatan ng iyong mother team. Sinundan niya ito, pakinggan ninyo. Example to ah. I'm sure kuya, may trabaho ka. Now, if you get an offer at another company for more money and mas maganda yung benefits para sa family mo, you're telling me that you're not gonna leave? I highly doubt that, buddy. Diba? Ito yung sinasabi ko naman talaga. Matagal na. That basketball, lalong-lalo na ang PBA. Hindi lang ang PBA. Sabihin na natin yung mga fans ng MPBL. Sabihin natin yung mga fans ng ibang liga. Basta professional, pera ang pinag-uusapan dyan. Diba pag nabibigyan ng magandang offer yung mga kababayan natin na pumupunta sa mga liga sa ibang bansa, tuwang-tuwa tayo dahil malaki ang kanilang sinesweldo. Eh bakit hindi tayo matuwa kapag yung mga players na kagaya ni Maafrikan Missy ay na-offera ng maganda ng mas malalaking companies dito sa PBA? Sabihin na natin under MVP yan or under SMC. Eh bakit hindi tayo matuwa sa kanila? Bakit sila binabash natin? Bakit yung ibang kababayan natin pag lumabas ng bansa dahil mas malaki ang kikitain ay tuwang-tuwa tayo? Ito naman yung sinasabi ko sa mga makikitid ang utak ng mga Filipino basketball fans. Hindi ko naman nilalahat, napakadaming matitino, lalong-lalo na dito sa Chief Kratos TV. Masayang-masaya ako kahit kokonti tayo, kahit sa ating Facebook page.
masayang-masaya ako dahil karamihan sa inyo matitino. Merong napapasamang ilan, pero inaalis natin yan. Kapag may nakita tayong medyo below the belt na at wala na sa hulog yung kanilang mga komento, inaalis talaga natin yan. Ayokong masira ang araw ng mga followers ng Chief Kratos TV. So, bakit hindi tayo matuwa sa kagayahan ni Maverick Ahan Missy? Sasabihin natin, hindi balanse ang liga. May liga bang balanse? Na totally balanse. Kahit nga sa NBA, napakadami kasi nilang koponan. Hindi pa rin balanse, lalo na sa PBA, kukunti lang ang koponan. Kukunti lang yung mga kumpanya na nagbabayad talaga na hinihinging presyo ng mga players. Kasi kung hindi nila ibibigay, mag-aalisan yung mga yan. Kawawa naman tayong mga nakakapanood sa ating mga local channels. Hindi naman lahat kasing yaman yun na may pang-subscribe sa NBA League Pass para may mapaglibangan kayo. Karamihan sa ating mga kababayan naghihintay lamang sa free TV at ang PBA ang kanilang ini-enjoy. Huwag nyo namang sirain. So itong kagaya nito, balikan natin si Maverick Ahan Missy. Sabi nga niya, kung kayo nagtatrabaho, offeran kayo ng isang mas malaking kumpanya, ng mas mataas na sweldo, ng mas magandang benepisyo para sa inyong pamilya, at pwedeng-pwede naman kayong lumipat, hindi nyo ba gagawin? Ganong ilang taon lamang ang inyong pagtatrabaho, sabihin na ninyong may lakas pa kayo para sa 10 taon para mag-ipon para sa inyong pamilya. Uubusin nyo ba yung 10 taon na yon sa mas maliit na sweldo, sa mas maliit na benepisyo kung mabibigyan kayo ng mas malaki at mas makakaipon kayo sa pamilya nyo? Ito yung sinasabi ni Maverick Ahan Missy at sinasabi rin ng lahat ng professional players, basketball players here in the PBA. So ito yung mga dapat nating maintindihan from these players. Huwag na natin silang banatan about doon sa paglipat nila sa kuponang gusto nila. At ito rin naman yung ginawa ng PBA, kaya inopen nila ang free agency. Dahil ayaw naman nila na panghawakan ng ibang mas maliliit na kumpanya yung mga players na ito, hindi makalipat at hindi makapamili ng kanilang mga kuponan na gusto dahil sa batas na rights of first refusal. Iyan yung inalis ng PBA because of the welfare of the players. So sabi nga ni Maverick Ahan Missy, listen to this. So before you go and say snake move, snake this, you should understand that this is a fucking business, bro. Players are out of this league and traded every single day. And we're not gonna hoop forever, man. You gotta do what's best for your family. And I think I chose the best decision. Before you guys go calling me a snake, I did try staying with Converge, man. It just didn't work out. So, as a basketball player, habang pinag-aagawan ka ng mga koponan, samantalahin mo na kumita ka ng malaki-laki para sa iyong pamilya. Para naman sa mga PBA fans na matitino naman at hinahanapan lang naman talaga nila yung liga natin na maging competitive. Huwag na natin sabihin yung balance. But to be competitive, papalapit na yan, paparating na yan. Nakita nyo naman ang nilalaro ng Northport Batang Pier, ng Terra Firma Jeep, ng Blackwater Bossing. Nagpapapanalo sila. Sabihin na natin, sige, hindi naman kalakasan yung makakalaban, pero yung mga dati nilang nakakalaban na yan, tinatalo sila, pero ngayon tinalo na nila. Sabihin yung mga hindi kalakasan yan, hindi yan mga San Miguel Beermen, Barangay Ginebra, Magnolia Hotshots, TNT Tropang Giga, pero dati-dati tinatalo sila yan. Ngayon tinatalo nila. Ibig kong sabihin, nagiging competitive na ang ating liga. Bakit? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Napakadami pong magagaling na players sa Pilipinas. Kahit nga MPBL, makikinabang sa napakagagaling na players sa Pilipinas. Hindi lahat makukuha ng ibang bansa dahil may numero lamang ang mga koponan dyan at may numero din ang mga Pilipino na pwede nilang papirmahin. Sa dami ng magagaling na Pilipino basketball players, hindi sila pwedeng pumunta dyan lahat. Walang ibang pupuntahan yan kundi sa PBA at sa MPBL. Ang PBA, unti-unti nang nagiging competitive yung mga teams na nasa ibaba because of all of these players, papunta na sa kanila dahil may mga nauna na sa Korea, sa Japan. Hindi na sila makapunta doon dahil meron na naglalaro doon sa ibang koponan na Pilipino. Isang Pilipino lang naman na pwedeng maglaro sa kanila eh. So, ano ang pupuntahan ng mga players na to? Hindi naman nauubos yan. Paparami lang ng paparami ang magagaling na players na Pilipino. Walang ibang pupuntahan yan kundi sa PBA kung hindi sila mauoperan sa ibang bansa, sa Japan o sa Korea. So, huwag kayong mainip. Paparating na tayo dyan. Mas gaganda na ang ating mga laro sa PBA kagaya ng nangyayari ngayon. Itaga nyo sa bato
karamihan ng mga paborito ninyong players makikita ninyo sa PBA. Medyo paglaos na sila, makikita natin sa MPBL. O pag hindi pumasa sa standards ng PBA, makikita natin sa MPBL. Pero makikita nyo pa rin yung inyong mga paboritong players dito sa Pilipinas. So, supportahan na lang natin sila. Kung nais natin supportahan ang MPBL, supportahan din natin ang PBA. Kung nais natin supportahan ang PBA, supportahan din natin ang MPBL. Alisin natin sa ating karakter na kapag fan tayo ng MPBL, ayoko na sa PBA, galit ako sa PBA eh. Huwag din natin alisin na kapag fan tayo ng PBA, ayoko sa MPBL. Hindi naman dapat ganun eh. If we are fans of basketball, enjoy natin yung basketball. Hindi naman natin kailangan mag-away-away kung alin liga papanoorin natin. Kung alin liga yung mas maganda at alin liga yung mas pangit. Enjoyin lang natin, di ba? Fans tayo ng basketball. So, ito yung sinabi ni Maverick Ahanmisi. Napareact lang ako dahil natuwa ako at sinagot ni Maverick Ahanmisi, swerte mo. Again, netizen, sinagot ka ni Maverick Ahanmisi at ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon at sa posisyon ng tao na binibira mo. Uulitin ko, bukas, Maverick Ahanmisi and Barangay Ginebra haharap sa Meralco Bulls pagkatapos naman ng pagbabalik ng San Miguel Beermen laban sa kanilang suki na Rain or Shine ni Lasto Painters.